Hello guys, welcome back to my channel. So, inaano ko guys, tinatanggal ko yung mga ano na dahon niya. Itong aming palm. Nilabas ko to, pinarawan ko siya guys. Tapos, nilinis ko dito yung ano niya, loob. Kailangan kong tanggalin ito guys. Ito. At saka, alam niyo guys, matagal na to. Itong palm. Nung ano, dumating ako rito guys, nandito na ito. Actually, dalawa yan sila, tinapon namin guys yung isa. Kaya nga, nangihinayang ako ngayon. Kasi maganda tong ano to eh, itong klase na ano, palm. Bali, ano, tatlo ito ngayon, kaya lang yung dalawa na palm guys, yung isa doon ito. Sa IKEA namin yan binili. Eh, alam niyo naman sa IKEA, mga mura ang mga, ano doon, mga mura ang mga tanim, ganyan. So ito, medyo ito may presyo ito eh, kaya nga nagagandahan ako. Gusto nga rin itong itapon ni Javi nung nanganak ako kay Olivia. Sabi ko, wag. Huwag natin itapon kasi napakaganda, maganda. Saka nag-aano pa siya, nagsusurvive pa siya hanggang ngayon guys. Maintain-maintain lang namin ito. Kuya, can you put this in the garbage, please? Nandito si Jamie. Walang pasok si Jamie. Si Olivia lang ang may pasok. Okay. Ah, mayroon pa dito. Pero malamig pa rin. Kahit na may araw guys, malamig pa rin. Kasi tingnan nyo naman, oh, nandun yung snow. So, kaya sobrang lamig. So, ayan guys, may oras na naman tayo magchikahan, tapos na ang aking trabaho. Pero kanina ng umaga guys, grabe, sobrang busy ko kasi naglinis ako, kinuskus ko yung mga dapat kuskusin na para wala na akong iisipin pa, diba? So, ngayon ito, oh, may time na tayong magchikahan ulit. And, ano pala guys, gusto ko lang magpasalamat guys sa inyong lahat sa walang, ano, walang sawang panonood ng aking videos. Ayan, na-appreciate ko talaga yan guys. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. And ano, may mga tanong guys doon sa ano ko sa video ko nung nagpunta kami ng Germany, ang daming tanong. Yung iba pare-pareho lang yung ilang oras daw yung biyahe papunta doon. Bakit doon pa raw kami mag-shopping eh meron naman dito sa Switzerland? 'Yun ang mga ano tanong. So sasagutin natin 'yan ngayon guys. Una, yung ano yung oras, kung ilang oras ang biyahe papunta doon sa pinuntahan namin. Diba? So, depende guys kung anong lugar yung gusto mong puntahan sa Germany. So, yung pinuntahan namin ng Saturday, ano lang yun, hindi yun malayo. So, isang oras at kalahati lang ang biyahe papunta doon guys. Pero kung pupunta ka ng Munich, Frankfurt, ayan, depende na yan. Sa Munich, minsan na ano kami, 4 oras, ganun. Depende kung matraffic talaga sa daan. Tapos sa Frankfurt, hindi naman din masyadong kalayuan doon guys. Hindi ko na alam kung ilang oras. Si Javi ang ano may alam noon. Tapos pinakamalayo is ano Berlin guys. Kasi bago kami magpunta ng Berlin, ano muna kami, Frankfurt, stop. Pero nung pauwi na kami dito guys, talagang isang araw lang, wala kaming stopover. Kaya yun siguro yung pinaka ano namin, malayong biyahe talaga.
Si Javi, pagod na pagod that time nung pag-uwi namin dito, grabe, pagod na pagod. Imagine ninyo, hindi ko alam kung ilang oras yun eh. Hindi ko kasi matanong si Javi kasi na may ano, may trabaho pa. Pero mamaya tatawagin natin si Javi kasi may ano, may sasagutin kami na ano katanungan mamaya. So malalaman niyo yan mamaya, guys. Antay-antay lang kayo. Ano, yun nga, depende guys sa gusto niyong puntahan na lugar sa Germany. So ano, kasi ang ano guys, ang Switzerland kasi ang kagandahan lang sa Switzerland guys, nagigitna siya. So, pwede kang pumunta ng Italy, Austria, Germany, France. So ang hindi ko lang guys napuntahan pa is ano, part ng ano, France. Ah, sa France talaga hindi pa ako nakapunta guys kasi hindi naman ako masyadong interesado sa France. Although nandoon yung ano, Eiffel Tower ba yun? Eiffel Tower, syempre, 'di ba? Pangarap yan ng karamihan na makapunta doon, makapagpa-picture. Pero ako hindi ako masyadong ano dyan sa Eiffel Tower na yan. Kasi nga, si Javi nga sabi niya, ano gusto mo sa ano, inaaya niya ako, ano gusto mo sa ano, sa Paris daw, pumunta. Sabi ko, eh, wag lang muna. Kasi parang na-stress ako doon sa Paris ba, parang big city, tapos may mga bata, parang naano ako ba na pumunta. Although maganda yung lugar, pero hindi ko siya priority. Hindi ko siya ngayon, hindi ko siya priority na pumunta doon, guys. Ang ano ko talaga, guys, Italia, ayan. I love Italy. Yan ang inaano ko talaga, pinipili kaysa sa Paris. So, ang pinakamaganda ko, guys, na ano napuntaan is Italy. Ayan. Napakagandang ano country ang Italy. Grabe. Para lang sa akin, ha. Siyempre, iba-iba naman tayo ng gusto. Sa Austria, nakapunta na rin ako. Sa Germany, ayan, nakapunta. Pero yung pinaka-the best ko na ano sa, for me, sa Italy, ayan. May mga bucket list pa ako dyan na gusto kong mapuntahan. So, last year, ayan, last year, napunta kami ng ano, Italy. Bumalik kami sa ano, Firenze. Sa Florence. Ayan, bumalik kami doon kasi napakagandang city doon, guys. Grabe, grabe. Doon yung pinaka... Kahit nga si Javi, gustong-gusto niya talagang bumalik. Dapat nga, babalik kami this year, eh, diba, may ano tayo, may pandemic, so hindi tayo pwedeng ano, bumalik ngayon. Hindi tayo pwedeng pumunta ngayon kasi delikado na. So, ano, sa Italy, ayan, sa Siena, nagpunta kami. Marami kaming pinuntahan, guys, last year doon, ha. Kasi nag-ano lang kami, gamit namin ano, sasakyan. So, maganda. Nakakapag-travel ka kahit saan ka pumunta. Yung mga maliliit doon na mga lugar, mga small villages doon. Talagang napuntahan namin ni Javi. Grabe, ang ganda. Ang ano ko dyan, ang pinaka-bucket list ko, guys, napuntahan is na gusto kong puntahan sa Italy, ano, sa Sardinia, sa Palermo ba? May Palermo ba yun? Ano, Palermo, ay. Oh, ganun. Sa Sicily, ayan. Ayan yung mga gusto kong puntahan talaga, guys. Kaya, kung pinapapili ako ni Javi kung saan gusto ko, sa Italy talaga, guys. So, Paris, sa France, sa ano, yan, hindi ko muna yan pinapriority. Basta, para sa akin lang, Italy yung pinaka, ano ko na, gusto kong ma-explore pa masyado na, ano, country. Yun ang pinaka gusto ko. So, ayan. Yan ang maganda dito sa Switzerland, guys. Kasi, gitna. Pwede kang, ano, it's either sa France, sa Germany, or Italy. Ayan. Saka sa Italy din, maganda mag-shopping, ha. Yun nga lang, malayo kami sa border. So, dito na lang kami sa Germany. Ayan. So, ayan. Tapos, ano, yung bakit daw kami sa Germany pa mag, ano, food shopping. Alam nyo, guys, hindi yan para makasosyal lang na, ay, doon kami sa Germany mag-food shopping. Hindi yan para maging, ano lang, maging social or ano, hindi. Ang ano dyan namin, guys, ang purpose namin dyan is makatipid, makatulong sa aming, ano, budget, ayan. Kasi mahal, sobrang mahal dito sa Switzerland, guys, yung mga bilihin, larong-laro na yung mga pang-laundry, ayan. Minsan, ano, yung nabibili mo dito mantika, yung 1 liter, doon, 4 liters na yung mabibili mo. Diba? Ang laki ng diferensya. Tapos, ano, actually guys, ginagawa namin ito matagal na. Maliliit pa lang yung mga bata. Nagpapadede ako kay Olivia. Yan, ginagawa na namin yan kay Jamie. Kasi nga,
Doon kami bumibili ng gatas, diaper. Alam nyo naman, magastos, di ba? Pag ano, mga bata nagagatas. Tapos diaper. Doon talaga kami, guys, sa ano, Germany. Nakarelax-relax na lang kami nung ito'y, nung malalaki na yung mga bata, hindi na naggagatas, powder milk, hindi na nagda-diaper kasi yung iniinom na nila is ano, fresh milk na. So, parang kumalma kami that time. So, ito na naman, babalik na naman kami kasi may baby number 3 kami. So, bibili na naman kami ng gatas doon sa Germany. Ayan. Nakaka-stress talaga, lalong-lalo na nung mga bata pa sila, Olivia, Jamie, yung maliliit pa sila. Nakaka-stress talaga that time, nakakapagod. Kasi, yun nga, umaga-umaga, aalis kami dito, pumunta kami ng Germany. Tapos, pinapadede ko pa yun si Olivia. Grabe talaga. Sakripisyo lang din, guys. Kailangan, lalong-lalo na dito sa Switzerland, pag may anak ka, nako, very expensive. Pag may mga ano, may pamilya ka dito sa Switzerland, sobrang mahal talaga. At saka ako, syempre, kailangan kong tulungan din si hubby. Hindi ako pwedeng mag-arte-arte na, ay, ayoko, hubby, ayokong umano, sumama. Bakit? Dito na lang tayo bumili sa ano, Switzerland. Meron naman, babiyahe pa tayo. Hindi, kailangan suportahan ko si hubby para, kasi para sa amin din, para sa amin din naman yan, kaya niya ginagawa. Wala din namang choice si hubby kasi kailangan namin. Kailangan namin gawin yan. Kung hindi namin gagawin yan, wala. Yung budget namin dito, talagang maano kami. Magkikipit kami. Eh, lalong-lalo na, isa lang si hubby na nag-work. So, kailangan tulungan ko si hubby kahit papaano. Ganyan-ganyan. Mahirap, makakapagod, ayan, stress, okay lang. Din, ano lang naman yan, once a month, okay na yan. So, ayan guys, at least nalaman nyo na yung purpose namin, bakit kami doon nag-food shopping. Ayan, tsaka, ayan, wala pa si hubby, kasi may, sasagutin nga kami ni hubby, kasi may magandang tanong dito. May nag-comment, maganda yung ano niya, tanong niya. So, sabi ko, hubby, ano na, sagutin natin ito, kasi maganda siya, maganda, kaya, iyan ko muna, antayin ko siya. Kasi i-discuss namin yung ano, itong katanungan ng ating isang subscribers. So, ayan guys, tawagin ko lang si Habi. So, ayan guys, nandito na si Habi. So, ito, may nagtanong kasi. Ayan, babasahin ko lang. Tsaka ano to eh, English to. So, ito yung tanong niya guys. Galing kay I am fearless. Ito yung tanong niya. Just curious, how old is your hubby and the age gap of you two? And do you find each other opposites in so many ways or just equal, like no age gap barrier or something? I hope you don't mind me asking so many questions. God bless. Oh, ayan guys, malalaman nyo na din yung ano, age gap difference namin at saka yung edad ni hubby kasi marami talagang nagtatanong nito. So, hubby? My age is 61. I was born on 10th of June 1959, and next year I'm reaching 62 years. Arikor, she's now 28 years old. I'm 29. Sorry, 29. 29, and next year she's turning into 30. Mm. So the real age gap is for us is 32 years. 32. Okay. Are you sure, Rabbi? 32. 32 years, yeah. Exactly, 32 years. We treat each other as equal partners, like we would be like the same age. Same age. Since we were meeting in 2012. Mm. That means we have the same opinion for our future, for the family, for the kids. Yeah. We talk each other about the daily problems, the needs what we have, what to do in the future. We respect each other as equal partners and try to get the best out of our possibilities. Yes. Age is just a number, on papers. Our age is here in the spirit, here in mind. We are equal. Sometimes there are some couple that have an age gap difference, but sometimes some women, you know, they are acting like childish, you know. But me, no, I don't do that because
for me. Yeah, of course. I mean, at the beginning there were a lot of differences, different ways to act. We also had a lot of fights, of course. If you are together 10 years, that is normal. You have to to talk about your visions, your wishes in life, yes. And that comes once, twice to a fight, and you have to come over it. But today, even though we have a 32 years age gap, we are very happy. Can manage it. We can manage it. We are happy. And we give all our life and full attention and all our what we have to our kids. Yes. That is for us very important because the kids is our future. There are not many women here in Switzerland at the age of 30 having already 3 kids. That is very hard, but she's doing it. It's not easy. It's not easy for us, but we try to manage it, to have a simple life, to do the best of our possibilities. Mm. And we help each other, me and Abby. And I help him, he helped me also. Because that is important in a relationship, you know. Okay. You cannot just like, you want this or you want to do what you want. No. And of course, there is the most important thing, there must be love between you. Love, of course, love is our yes. If there is no love, you will not survive like this kind of situation. Yes. So, thank you, Abby. Huh? Thank you. Bye-bye. At least it's hard for me to English. My mind is not working. So, ayan. So, cheers, Abby. Cheers, ciao. Cheers, bye-bye. Hindi ako makapag-English, guys. Sorry. Minsan kasi naano ako mag-English ba na yung ano ko ba mind pa lang naano ako. Wala sa mood mag-English-English ba. So, ako rin naman, guys. Parang wala kaming age gap difference ni Abby. Kung inaano ko siya, trinitreat ko siya na parang same age ko, ayun, or minsan ako mag-a-adjust, yung parang kasi edad din niya, kasi hindi naman ako bata-bata ba, hindi ako ganun, guys, kasi ayoko nang magbata-bata, parang hindi maganda. Never akong naging ganun, guys, talaga. Simula nung maging kami ni Abby. Kailangan, matured ka, tingnan nyo, edad ko naman, at least nalaman nyo na yung edad ko, guys, at saka yung age gap namin, ayan. Kasi maraming nagtatanong talaga, guys, na namin, age gap ni Abby, yung edad ko, edad niya. So, ayan. At saka, hindi siya madali, ha? Hindi siya madali. Kaya kailangan ikaw marunong ka pag may asawa ka na may kayo, agwad, malaki yung agwad niyo. Kailangan ikaw din na babae, alam mo din mag-adjust. Hindi kayong pabebe, hindi pwedeng ganun, hindi ka pwedeng ganyan-ganyan lagi na pabebe, hindi pwede. Hindi mag-work yung relationship nyo kung lagi kang pabebe. Kailangan maging matured ka rin. Kailangan mo rin yung level ka rin sa kanya kasi yun nga, para mag-work yung relationship nyo. Ayan, guys, and at least, ayan, may nalaman na naman kayo sa amin ngayon, guys. Kasi nga, nagandahan ako sa tanong niya. So, I think it's time na malaman nyo yung namin age gap ni Abby kasi marami na talagang nagtatanong. Tsaka may pa-shoutout tayo ngayon, guys. Siyempre, hindi mawawala ang ating shoutout today. And, shoutout to Sinaida Sterling from Texas, USA. Maraming salamat, ma'am. And, shoutout to Ma'am Tess Quintana from Australia. Shout out to Maria Pedroso from Riyadh, Saudi Arabia. Shout out to Lina Vercasio from Bicol, Girly Verdejo, Teresa Nakwa, Mar de la Cruz from Europe, Malta. At may nagpapabati pala, guys, na belated happy birthday kay Mary Julian Rose. Ayan, happy birthday! And shout out kay Kathleen May Barcelina. Ito lagi kong masugid ko to na taga-subaybay ng aking YouTube channel. Thank you, Bae, sa panonood. Shout out to Adelita Eliaso, Donna Alminana, Violeta Lundang from Baguio City. Shout out to Ma'am Rosie from Canada. Salamat, ma'am, sa panonood.
Shout out to Ma'am Susana Rosales. Shout out to Riel and Fontilara family from Bacoor, Cavite, and Las Piñas. Shout out to Maria Faye Brulman. Brulman and family from Gusau. Sa Switzerland na ato. Parang dito ata to sa ano, Switzerland. So, ayan ga, ayan. Maraming salamat, ma'am, sa panonood. And shout, nagpapa-shout out pala ito para sa kanyang ano, pinapa-shout out niya yung boyfriend niya na si Carman Ebert from Glutenberg, Switzerland. Ayan. Ayan sis, na-shout out ko na yung boyfriend mo. And ayan, maraming salamat ulit guys sa ano, panonood ng aking YouTube channel. And sa mga gustong magpa-shout out ulit, ayan, mag-comment lang po kayo sa aking ano, sa aking mga videos. And ayan guys, i-end ko na yung video na ito and see you sa next vlog ko. Bye.